Pataw, Balita. Department of Health kinumpirma na nakapagtala na ang Pilipinas ng local transmission ng mas nakahahawang Omicron sub-variant na BA.2.12.1. Pataw, Balita. Proklamasyon ng 12 nanalong senador ngayong araw na. Pataw, Balita. Proklamasyon ng mga nanalong party list group bukas hindi matutuloy. Pataw, Balita. Quirino Grandstand, isa sa mga posibleng pagdausan ng inaugurasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pataw, Balita. At pagkwestiyon sa kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. nakarating na sa Korte Suprema. Hataw, Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, kinumpirma ng Department of Health na mayroon ng local transmission ng sinasabing mas nakahawang Omicron sa variant BA.2.12.1 sa Pilipinas. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Berhere, na italang local transmission ito sa National Capital Region, Puerto Princesa City sa Palawan at sa Western Visayas Region. Tatlong bagong kaso sa Western Visayas ay kinabibilangan ng isang returning Filipino mula sa Estados Unidos na fully vaccinated contra COVID-19. Ang dalaway pawang local cases, isang bakunado, habang inaalam pa ng DOH ang vaccination status ng isa pa. Sa kabuuan, mayroon ng 17 kaso ng BA.2.12.1 ang na-detect sa bansa. Dalawa sa mga ito ay mula sa NCR, 12 sa Puerto Princesa City, habang 3 kaso ang nanggaling sa Western Visayas. Ayon sa DOH, nakarecover na ang 14 sa mga ito, habang patuloy pang binabantayan ang lagay ng 3 pasyente sa Western Visayas. Sa kabila nito, nilinaw ng DOH na hindi pa naman magdudulot ng malawakang hawaan ang local transmission dahil madali pa itong i-contain. Kumpiyansa rin ang kagawaran ng kalusugan na makapagbibigay ng sapat na proteksyon ng mataas na COVID-19 vaccination rate sa bansa. Nilinaw naman ng DOH na local transmission pa lamang ang kanilang namomonitor at wala pang nakitang posibilidad ng community transmission. Pakinggan po natin si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Pag sinabi natin local transmission, confined siya dun sa area, hindi pang malawakan. Compared to community transmission, huge clusters of infection to. Marami ng mga cluster ng infection, tapos hindi mo na makita yung link ng bawat isang kaso sa isa't isa. Muli namang binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagpapa-booster shot, lalo na ngayon na may presensya sa bansa ng mas nakahawang COVID-19 sub-variant. Gusto lang ho namin i-emphasize sa inyong lahat, meron na ho tayong local transmission itong sub-variant, BA.2.12.1. What would be the best way for us to protect ourselves, our family, and our community during this time na meron nakakapasok na ganitong sub-variant sa ating bansa is for us to receive our booster shots. Ang BA.2.12.1 ay unang na-detect sa mga bansang South Africa at Amerika na sinasabing dahilan ng pagtaas ng COVID-19 cases doon. Inatasan na ng DOH ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng Omicron sub-variant. Hataw, Balita! Sa kabila ng pagkakadetect ng mga bagong Omicron sub-variant sa bansa, na sinasabing mas nakahahawa kumpara sa laganap ng BA.2 Omicron subvariant, nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mula noong May 10 hanggang May 16 ay 157 lang ang arawang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa, habang nasa 1% na lang ang nationwide positivity rate. Patuloy din sa pagbaba ang severe at critical cases. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng Department of Health sa publiko sa iba yung pagsunod sa health protocols, pagpapabakuna at pagpapabooster. Hataw, Balita!
Magsasagawa ng COVID-19 vaccination ang Department of Health sa mga eskwelahan para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Target ng DOH na maabot ang bilang na 77 million fully vaccinated Filipinos pagsapit ng June 30, 2022. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DOH sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para maisakatuparan ang school-based vaccination. Narito ang pahayag ni Yusek Mirna Kabutahe ng Department of Health. Magkakaroon tayo ng school-based vaccination na inaayos na lang po yung ating mga guidelines. Nakipag-usap na tayo, nakipag-coordinate na tayo sa mga taga-DepEd at saka mga LGU para tumulong ang DOH at saka ang LGU sa magbabakuna sa mga schools na ito. Sinabi ko mas maaga na marami pa rin tayong mga school age 5 to 11 na pwede pang bakunahan. Kasunod ito ng pahayag ng IATF ng suporta sa pagbabalik ng face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Muli namang iginit ng Malacanang na hindi requirement sa mga estudyante ang COVID-19 vaccination para sa in-person classes. Hataw Balita! Magsasagawa ng living routine at catch-up immunization ang Department of Health para sa mga sanggol sa May 26 hanggang 27. Ayon kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, isasagawa ang Chikiting Vaccination Day sa buong bansa. Bagamat wala pang mga bakuna contra COVID-19 para sa mga sanggol, kailangan pa rin silang protektahan laban sa ibang mga sakit ayon kay Yusek Vergere. Hinimok ng opisyal ang mga magulang at legal guardians ng mga sanggol na makipag-ugnayan sa mga health center para sa routine at catch-up immunization. Hataw Balita! Naniniwala si Department of Health Region 7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche na dapat pabilisin at paigtingin pa ng ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ang kanilang vaccination drives kontra COVID-19. Ito'y matapos makitang hindi pa naabot ng ilang LGU ang kanilang target sa bayanihan bakunahan sa probinsya. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita! Magdadalawang taon na mula nang magsimula ang vaccination drive ng pamahalaan kontra COVID-19 sa iba't ibang probinsya sa bansa. Gayunman, ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, ang Chief Pathologist ng Department of Health ng Region 7, kailangan pang magdoble effort ang ilang lokal na pamahalaan, lalo na sa probinsya ng Cebu sa kanilang bakunahan dahil hindi pa nito naaabot ang kanilang target. Sa 18 to 59 age bracket sa South Cebu, nasa 652,834 ang eligible vaccinees, kung saan 366,207 dito ang nakatanggap na ng first dose. Habang 384,479 naman ang naturukan na ng second dose at 31,511 na ang nakabooster shot. Samantala, sa parehong age group sa North Cebu, nasa 711,310 ang eligible vaccinees. 434,732 dito ang nakakuha na ng first dose at 444,235 naman sa second dose, habang 54,881 naman na ang nakakuha ng booster shots. Sa senior citizens, 107,720 ang eligible vaccine sa South Cebu at 117,367 naman sa North. Pero ang nakakuha pa lang ng booster shots ay nasa 6,655 sa South, habang 7,267 naman sa North. Ang nabigyan ng first dose, 44,021 ang nasa South at 99,762 naman sa North, habang 47,087 ang naturukan na ng second dose sa South Cebu at 50,283 naman sa North. Bagamat hindi na pinangalanan ni Loreche ang mga LGU na hindi pa nakakakuha ng kanilang target sa vaccination drive ng pamahalaan, nagpapasalamat pa rin siya sa kanilang pagsuporta at effort dahil sa mga incentives na ipinamimigay nito sa tuwing may magpapabakuna. Ayon pa kay Loreche, pahirapan ang kanilang ginagawang vaccination dahil may ilan pa ring duda sa bakuna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cyrix Romanes, humahataw. Hataw Balita! Maaaring mag-apply para sa wage hike exemption ang mga negosyong may mas mababa sa 10 empleyado.
Ayon sa Department of Labor and Employment, sa ilalim ng Omnibus Rules and Minimum Wage Determination, ang mga maliliit na negosyo na may kakaunting empleyado at establishmento na apektado ng natural or human-induced disaster kasama na ang COVID-19 pandemic ay maaaring mag-apply para sila ay hindi masali sa kaaaproba lamang ng minimum wage order. Sa anunsyo ng DOLE, 33 pesos ang dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region at 55 pesos hanggang 110 pesos naman sa Western Visayas. Para ma-exempt, dapat magsumite ng application for exemption, affidavit of undertaking at certified true copy of business permit sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na may jurisdiction sa lugar kung saan rehistrado ang negosyo. Dapat maisumite ang requirements 75 araw mula sa day of publication ng wage order. Ang micro, small and medium enterprises naman na apektado ng COVID-19 ay dapat magsumite ng affidavit na nagpapakita sa epekto ng pandemya sa operasyon ng negosyo. Dapat din magsumite ng audited financial statement o AFS na sa nakalipas na 2 taon na may stamp at natanggap ng Bureau of Internal Revenue. Valid ang exemption sa loob ng 1 taon. Hataw Balita. Piniling naman ng Employers Confederation of the Philippines o ICOP na gawing simple ang requirement sa wage hike order exemption. Kasunod dito ng pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na maaaring magsumite ng aplikasyon upang may exempt sa minimum wage hike order ang small enterprises na may bilang ng empleyado na hindi hihigit sa 10. Sabado nang ianunsyo ng DOLE ang approval sa minimum wage increases para sa mga empleyado sa iba't ibang sektor sa Metro Manila at Western Visayas. Maraming requirements. You have to prove your distress or whatever. And some of them, para to be able to do that, alam mo naman, the stuff naman yung mga legit, you have to get an accountant or a lawyer. Some of them might not even bother. No? Hindi na lang nila susundin. Dapat sana, simplify na lang. Ngayong araw na ipuproklama ang 12 nanalong senador sa 2022 national elections. Isasagawa ito mamayang alas 4 ng hapon sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Sa official tally na inilabas ng Commission on Elections National Board of Canvassers para sa mga senador at partylist groups, kabilang sa mga ipuproklama sina Robin Padilla, Loren Ligarda, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Migs Zubiri, Jewel Villanueva, JV Ejercito, Risa Hontiveros at Jingoy Estrada. Ayon sa COMELEC, kahit magsasagawa pa lang ng special elections sa ilang barangay sa Lanao del Sur sa May 24, napagpasyahan ng komisyon na i-anunsyo na ang 12 senador dahil hindi na makakaapekto sa resulta ng special election sa top 12. Pakinggan natin si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. The COC of the province of Lanao del Sur, for purposes of proclaiming the 12 winning senatorial candidates only. So instead of 173, we proclaim the winning senatorial candidates based on 172. The votes in the province of Lanao will no longer materially affect the result of the election for senator and will no longer affect the ranking for the position of senator. Hataw Balita. Hihigpitan ang seguridad sa PICC para sa proklamasyon ng 12 nanalong senador. Ito'y lalo pat nag-imbita ang Commission on Elections ng mga BIP bagamat wala pang kumpirmasyon kung makakadalo ang mga ito. Kabilang dito sina Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Lenny Robredo, Senate President Vicente Soto III, Speaker Lord Alan Velasco at Supreme Court Chief Justice Alexander Jasmundo. Ito ang unang pagkakataon na naging bita ang komisyon ng Pangulo at iba pang top officials sa bansa upang makita ang mga bagong halal na senador at may guaranteed seats na party list groups. Pakinggan po natin si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. In fact, yung arrangement natin may change in the event
that these personalities will be present by tomorrow. So kahit yung arrangement natin sa inyo sa media may change simply because iba pagkabiglang dumating sila lahat sa atin dito. Walang antigen test, walang RT-PCR test doon sa mga a-attend. What is important is meron lang silang vaccine card siguro. Hataw Balita. Nagdesisyon naman ang COMELEC na ipagpaliban muna ang proklamasyon ng mga party list group na may guaranteed seats. Sa initial na schedule ng COMELEC, bukas sana ng alas 4 ng hapon maipuproklama ang mga ito. Pero kailangan munang matapos ang special election sa Lanao del Sur upang maisama ang election results doon. Pakinggan natin si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. It should be based on the total number of voters who actually voted for the party list. Take note, total number of voters who actually voted for the party list. Hindi po pinag-uusapan yung total number of voters sa Lanao del Sur. Whoever will get the number one seat or the number one in rank will have automatically the three seats. Whether they will get 8%, 10%, whatever, they will only get the maximum three seats. Kung sino yung number one na yun. Hataw Balita. Inimok ng Department of the Interior and Local Government ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang mga campaign material na hindi pa rin natatanggal ngayong napasuna ang deadline sa pagtatanggal ng mga ito. Magugunitang noong May 11, inatasan ni DILG Secretary Eduardo Año ang mga kandidato na i-dispose ang mga campaign materials nito sa loob ng 3 araw. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III, ang mga mabibigo sa pagtanggal ng kanilang campaign materials ay makatatanggap ng notice mula sa DILG. Pakinggan po natin si DILG Undersecretary Epimaco Densing III. Actually, lumampas na po ang deadline na sinet ni Secretary Anyo, no? Pero kung may mayre-report po sila sa amin, pakisabi na lamang po. Ako naman, nag-ikot rin ako kahapon at nung isang araw, nung Linggo, no? Nakita ko karamihan ng mga area, wala na ho akong nakikita ng mga campaign materials. Pero kung ang ating kababayan, meron pa hong area na hindi pa po natatanggal ng inyong lokal na gobyerno itong mga campaign materials, pasabi na lang po at papupuntahan po namin kaagad. Hataw Balita. Kahalip na itapon, pinakinabangan pa ng grupong Kaabag Mandawi ang daan-daang campaign materials at tarpaulins na nakolekta sa lungsod pagkatapos ng eleksyon. Katuwang ang Mandawi City College Technological Entrepreneurial Skills Training Center, isa-isa nila itong nilinis, inayos, sinukat at pagkatapos ay ginupit at tinahi upang maging bag. Kaya sa halip na maging basura ngayon ay matitibay na handbag at backpack ang nagawa. Nakipag-ugnayan na ang grupo sa ilang asosasyon upang gumawa ng mas marami pa para ipamahagi sa mga mahihirap na estudyante na walang kakayahang bumili ng school bag. Sa Iloilo City naman, 3.8 tonelada ng mga tarpaulins at posters ang pinutol-putol sa pamamagitan ng shredding machine. Ipadadala ito ng lokal na pamahalaan sa mga cement factory upang gamitin sa paggawa ng simento. Isa ang kritikal habang 10 ang sugatan matapos tamaan ang kidlat sa Negros Occidental. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Nasa kritikal na kalagayan ang biktimang 32 anyos na si Herson Subong, isang sugarcane worker, matapos tamaan ang kidlat sa Puro Concordia, Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental, bandang alas 3 ng hapon kahapon. Sa lakas ng tama ng kidlat, nawalan ito ng malay kaya agad itong isinugod sa ospital. Ang iba pang 10 kasamahan ni Subong na pawang mga laborer ay nagpapagaling naman sa Bago City Hospital. Ilan sa mga ito ay nagtamo ng sugat sa leeg at minor injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa Bago City Police, nagkakarga ng tubo ang mga biktima nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya sila sumilong sa ilalim ng kinakargahan nilang truck. Nag-load sila ng tubo. Biglang umulan mga alas 3 ng hapon. Pag ulan, sumilong sila sa ilalim ng truck kung saan doon nila kinakarga yung mga tubo. Biglang kumidlat.
tinamaan sila. Nagbigay naman ang PNP ng ilang tips para maiwasang tamaan ng kidlat. Iwasang lumabas ng bahay kapag malakas ang ulan. Umiwas sa mga open field o spaces. Huwag gamitin ang cellphone o tangkaing maghanap ng signal. Tanggalin ang lahat ng metal accessories sa katawan gaya ng relo o kwintas dahil maaari itong daluyan ng kuryente mula sa kidlat. Iwasang sumilong sa mga sheds, mga kubo o puno o anumang maaaring tamaan ng kidlat. Kapag walang masisilungan, maaaring mag-squat o lightning safety crouch habang nakaupo. Takpan ang tenga, pagdikitin ang dalawang sakong upang huwag umakyat sa taas ng puso ang kuryente. Iwasang magdikit-dikit o magkumpulan. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Huma Hataw. Hataw Balita. Demanda ang magsasaka ang tumanggap ng tigli 5,000 pisong cash bilang ayuda ng pamahalaan. Samantala, 100 mangingisda at corn farmers naman ang nabigyan ng fuel discount card sa Los Baños, Laguna. Si MC Cordova, humahataw. Hataw Balita. Unang-una po, napakalaking tulong sa aming mga magsasaka dahil unang-una ang mga fertilizer, etc., yung mga ginagawa sa bukid ay medyo may mga pamahalan ng mga bilihin at mahirap sa, kaya itong programa ito ay nagpapasalamat kami sa pagbibigay ng financial assistance ng programa ito. Labis ang pagpapasalamat ng magsasaka na si Michael Di Macahia nang matanggap na niya ang ayuda mula sa pamahalaan. Para kay Michael, napapanahon ito dahil sobrang mahal ng mga bilihin at iba pang gastusin sa bukid. Isa si Michael sa 500 magsasaka sa Los Baños, Laguna na tumanggap ng tig-5,000 piso na ayuda sa gobyerno kahapon. Tumanggap naman ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 pesos ang mahigit 100 corn farmers at mangingisda sa Laguna. Yun po ay pag nabigay na po sa kanila yung card, dadalhin nila po dun sa mga participating gasoline stations. Meron din po tayong mga listahan ng gasoline stations na pwede nilang, pwedeng doon sila bumili. Doon nila dadalhin yung kanilang card para ma-debit doon sa laman ng card yung kanilang bibili na crudo o gasolina. 3,000 pesos. Bahagi ito ng ipinangakong ayuda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. They can use any for any of their requirements agriculture, unconditional ito. At ina-advise ko po na dapat gamitin nila dun sa farming po nila. Hindi po nila isugal o ano, dapat ganun. Advice lang yun. Samantala, may pakiusap naman ang magsasaka na si Michael sa paparating na bagong administrasyon. Sana yung susunod na administrasyon, yung sinimulan ni Presidente Duterte, napakaganda ng kanyang programa sa amin, sa magsasaka, sa mga kusansaan. Sana yung bago administrasyon ay mas gumanda pa yung bibigay nilang benepisyo sa mga magsasaka. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Hataw Balita! Hindi makatotohanan o imposible para sa kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP ang plano ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. na ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Paliwanag ni KMP Chairperson Emeritus Rafael Mariano, masyadong malaki ang halagang ginagasto sa produksyon ng palay kaya tiyak na malulugi ang mga magsasaka kung ibababa ng hanggang 20 pesos ang presyo ng bigas. At niya, bukod sa malaking gasto sa produksyon, isa pa sa mga labis na nakapagpapabigat sa mga magsasaka ay ang ipinatutupad na Rice Tariffication Law. Sa ilalim ng batas na ito, maaaring mag-import ng mas maraming bigas ng Pilipinas mula sa ibang bansa na papatawan ng mas mababang buwis. Gayunman, reklamo ng KMP, hindi naman totoo na napapababa ng Rice Tariffication Law ang presyo ng bigas kahit marami na ang inaangkat ng pamahalaan.
Napatunayan na natin sa tatlong taong nakaraan, bumabaha ng imported rice pero hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. No? At sa ilalim ng nasabing batas, sa rice tarification law, hindi na rin pwedeng magbenta ng bigas ang National Food Authority sa lokal nating pamilihan. Ayon kay Mariano, maaari lamang siguro na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas kung tuluyan ang tatanggalin ng pamahalaan ng rice tarification law. Hataw Balita. Iniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig ng Angat Dam hanggang sa susunod na buwan sa buong Metro Manila at maging sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ngunit maaari itong mabago depende sa magiging panahon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Nakatulong ang kanilang cloud seeding noong Marso sa bahagi ng Angat Dam upang mapataas ang level ng tubig dito ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Nasa 190.92 meters ang water level sa dam. Ibig sabihin ay nasa normal operating level ito, bagyang mataas kaysa sa minimum operating level na 180 meters. Ayon kay MWSS Director Sobilio David, sapat ang supply na ito at tatagal hanggang sa susunod na buwan sa pagsabit muli ng panahon ng tagulan. Magbabago lamang ito kung depende sa magiging panahon sa bansa. Ito po ay masasabi natin na sa normal operating level at mataas siya doon sa 180 na minimum operating level na binabantayan po natin. No? So, ito po kasi may mga pronouncement naman ng PAGASA ngayon base sa climate projection na ito mga susunod na buwan ay nasa estado pa rin ng La Niña, no? At hanggang sa mga mapatapos ang taon ay ang projection ay parang La Niña or normal, no? Ang climate projection. Ayon sa MWSS, araw-araw ay nasusuplayan ng Angat Dam ng 97 to 98% ng daily water consumption sa National Capital Region. Bukod dito, nakikinabang din ng tubig ang nasa 37 hektarya ng palayan sa Bulacan at Pampanga. Ngunit babala ng MWSS sa publiko, normal man ang level ng tubig sa ngayon ay hindi naman dapat maging panatag at gawin pa rin ang lahat ng paraan ng pagtitipid. Maging mas responsable, no, tayo sa paggamit ng tubig, huwag magsayihin, no, magandang gamitin po ito ng tama. Ito pong mga tubig na nararanasan natin sa mga pag-ulan ay mas maganda po kung pwede po natin ito ay ipunin at ito po ay pwede natin i-recycle. Magkakaroon po ng mga karapatang pag-ulan para po makarecover, no, ng sa normal high water level na 200 meters. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Muling magtataas ng singil sa kuryente ang power distributor na Leyte Electric Cooperative Incorporated Station 2 o LEECO 2 sa mga consumer nito ngayong buwan ng Mayo. Halos piso ang madaragdag sa kasalukuyang 10 piso at 6 na sentimo kada kilowatt hour. Ayon sa LEECO 2, ito'y dahil sa pagtaas ng generation rate ng mga power supplier o generation companies na ipinapasa lang naman nila sa consumers. Ilan sa mga sakop na lugar ng LEECO 2 ay ang Tacloban City, Palo at Babatngon sa Leyte. Hataw Balita! Nagsipagtapos ang 243 bagong sundalo sa Camp Melchor, de la Cruz, UP sa bayan ng Gamo, Isabela kahapon. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. May makakatulong ng 5th Infantry Division sa Philippine Army matapos magsipagtapos ang 243 na mga bagong sundalo sa ilalim ng Makisig Alab Class 692 at Sani Blahi Class 693 sa Candidate Soldier Corps sa Division Training School, Camp Melchor de la Cruz, UP Gamo, Isabela kahapon. Sa Makisig Alab Class 692, 126 ang nagtapos, kung saan top 1 si Private Michael Agunoy mula Kasala San Mariano, Isabela. Top 2 si Private Alvin Bayawon ng Kiangan, Ifugao. At top 3 si Private Simon Maslang. Samantala, 120 naman ang nagtapos sa Sani Blahi Class 693.
valedictorian sa klase si Private Leopoldo Villana mula Santo Niño, Cagayan. Pangalawa si Private Jonathan Banggot mula Paracelis, Mountain Province, habang pangatlo si Private Christian Leones mula sa Tabuk City, Kalinga. Anim na buwang mahigpit na nagsanay ang mga bagong sundalo simula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Pinakamarami sa mga nagsipagtapos ay mula Cordillera na may 131, 104 ang mula sa Region 2, 2 sa Region 1, 1 sa Region 3, 2 sa NCR, 2 sa Visayas at 1 sa Mindanao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Dr. Lero Flores, humahataw! Hataw Balita! Pusang sumuko kahapon sa 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa Kinapondan, Eastern Samar, ang dalawang miyembro ng rebeldeng grupong New People's Army o NPA. Kinilala mga ito na sina Ka Justin, isang finance officer, at si Ka Bater na isang regular NPA member. Kasama sa isinuko ng dalawang iba't ibang klase ng baril, pampasabog at parapernalya. Malugod namang tinanggap ni Police Brigadier General Bernard Banak, Regional Director ng Police Regional Office 8, ang dalawang dating miyembro ng rebelding grupo. Hinikayat din ni Banak ang iba pang mga naging kasamahan ni Ka Justin at Ka Bater na magbalik loob sa pamahalaan. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga otoridad sina Ka Justin at Ka Bater na tutulungan ang PNP na makuha ang benepisyong nararapat sa bawat magbabalik loob sa pamahalaan. Hataw Balita! Hinimok ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Ipimaco Dencing III ang papasok na administrasyon na ipagpatuloy ang drug war ng Duterte administration. Ayon kay Dencing, tumaas ang investment sa Pilipinas nang bumaba ang crime rate. Pakinggan natin si DILG Undersecretary Ipimaco Dencing III. Well, gusto natin may pagpatuloy sana ng susunod na administrasyon yung ating war on drugs or illegal drugs, ano? Kasi napaka-importanting bagay ito, kaya umusbong po ang pamumuhunan sa ating bansa dahil bumagsak po ang krimen, bumagsak ang illegal na droga. And if the statistics, if I remember the statistics right, we're down 50%, no? Compared to the crime statistics at the end of the previous administration. Nais din ni Yusek Dencing na sana'y maipagpatuloy ng incoming administration ang kinansilang programa na Safe Philippines. Inilunsad ito ng DILG noong 2019 pero kinansila dahil sa kakulangan ng budget bunsod ng COVID-19 pandemic. Layon ng pagkakabuo ng Safe Philippines ang mapababa ang crime rate at mas mapabuti ang emergency response measures sa ilang lugar sa Metro Manila. Hataw Balita! Arestado ang isang 20-anyos na lalaki sa Padilla Street, Barangay Dulho, Fatima sa Cebu City pasado alas 8 kagabi matapos mahulihan ng nasa 700 gramo ng hinihinalang shabu. Ayon sa mambaling pulisa, abot sa 4.8 million pesos ang halaga ng drogang nakuha mula sa suspect na kinilalang si Brian Duelo Hustol na isang high-value target sa regional level. Timbog sa operasyon si Hustol na nasa pangangalaga na ngayon ng mambaling pulis na sasampahan naman ng kaukulang kaso. Pinag-uusapan na ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gagawing inaugurasyon nito sa June 30. Isa sa mga tinitingnan ng kampo ni Marcos Jr. na venue ay ang Quirino Stand sa Maynila. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita at Chief of Staff ni Marcos, isa ito sa kanilang kinukonsidera dahil pangkaraniwan dito ginaganap ang inaugurasyon ng mga nakaraang pangulo ng bansa. Pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Yung sa inauguration, siyempre ang gusto natin, mindful naman tayo na tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. We're looking at the traditional venue where the inaugural of all past Philippine presidents are usually held. At yan nga ay doon sa Quirino Grandstand. But
Alam din naman natin na meron na ngayong quarantine facility doon. So hindi pa talaga napapag-usapan. Samantala, kinumpirma ng tagapagsalita ni Marcos Jr. ang pagpunta nito at ng kanyang pamilya sa Australia para magpahinga at magbakasyon. Tinawag naman ni Rodriguez na nakakahiya ang pagprotesta ng ilang mga Pinoy doon na nasabing hindi welcome si Marcos sa Australia. Nakakahiya. Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. Ngayong araw, inaasahan ang pagbabalik ni Marcos at ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Hataw Balita! Maaaring manumpa si Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio bago mag-June 30 ng tanghali kung kailan opisyal na mag-uumpisa ang kanyang panunungkulan bilang VP. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections Commissioner George Erwin Garcia matapos itinakda ni Mayor Sara ang kanyang inaugurasyon sa June 19. Ayon kay Garcia, hindi nakasaad sa saligang batas na dapat eksaktong alas 12 ng tanghali ng June 30 dapat manumpa ang isang nanalong kandidato kung kailan din bababa ang kanyang pinalitan. Itinakda ni Mayor Sara nang maaga ang kanyang panunumpa bilang 15th vice-presidente ng bansa para makadalo siya sa inaugurasyon naman ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gagawin sa June 30. Hataw Balita! Nakarating na sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa petisyon inihain ng civic groups na pinangungunahan ng paring si Christian Buenafe, hinimok ang Supreme Court na maglabas ng isang temporary restraining order at patigilin ang Senado at Kamara sa canvassing ng boto ni Marcos Jr. Hiniling din ng mga petitioner na huwag ituloy ang napipintong proklamasyon nito bilang nanalong presidente sa katatapos na halalan. Nais din ng grupo na baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon ng Commission on Elections of COMELEC na nagbasura sa petisyon laban sa kandidatura ni Marcos Jr. kaugnay ng umano'y pagsisinungaling nito sa kanyang Certificate of Candidacy. Iginiit nila na hindi kwalipikadong tumakbo bilang Pangulo si Marcos Jr. dahil nahatulan ito sa hindi paghahain ng income tax returns sa loob ng 4 na taon. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi ito dahilan upang ma-disqualify si Bongbong Marcos. Hataw Balita! May apila ang kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga personalidad na nagakyat ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni BBM, gayon din ang hiling na ipatigil ang canvassing ng Kongreso. Ayon sa kanyang tagapagsalita at Chief of Staff na si Attorney Vic Rodriguez, naresolba na at dinismiss na ito ng Commission on Elections sa Division Level at COMELEC and Bank. Kaya panawagan ito sa mga laban sa kandidatura ni Marcos, respetuhin ang desisyon ng taong bayan na bumoto sa incoming president. Pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez. I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan niyo lang na humuna kami na pagtuunan at gamitin natin ang ating limitadong oras araw-araw. We are all limited to 24 hours in a day. Allow us to be more productive and learn to respect the will of the Filipino people. Hataw Balita! Kinausap umano ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. sina dating Labor Secretary Benny Laguesma at dating Labor Undersecretary Toots Ople para maging parte ng kanyang papasok na administrasyon. Ayon sa kanyang tagapagsalita at Chief of Staff, na siya rin namumuno sa Unity Team Transition Team na si Attorney Vic Rodriguez. Inalok ni Marcos si Laguesma upang muling maging DOLE Secretary. Inalok naman si Ople upang pamunuan ang Department of Migrant Workers. Pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Yung dalawang taong binabanggit ko, Ina, na kinausap ni President-elect Bongbong Marcos bago siya umalis, ay si dating Secretary of Labor and Employment Benny Laguesma at si Ms. Toots Ople. Ito yung mga taong respetado sa larangan ng labor and employment.
Ayon kay Rodriguez, kinukonsulta pa nina Laguesma at Ople ang kanilang pamilya at mga kaibigan ukol sa inaalok na posisyon sa kanila ni BBM. Hataw Balita. Ini-endorso rin ang kasalukuyang speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Lord Alan Velasco na maging speaker ng 19th Congress si House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Velasco na naniniwala siyang maisusulong ni Romualdez ang legislative agenda ng incoming administration. Si Romualdez ay pinsa ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. noong nakarang linggo, inendorso ng National Unity Party, Nationalist People's Coalition at Partylist Coalition Foundation Incorporated at ni former President at Returning Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo si Romualdez bilang sunod na speaker. Hataw Balita. Panahon na para kay COMELEC Commissioner George Irwin Garcia na bumili ng mga bagong vote counting machines. Ito ay para na rin masiguro na mas magiging mabilis pa ang proseso ng pagboto ng mga Pilipino sa mga susunod pang halalan. Nitong katatapos lang ng May 9 national and local elections, nakapagtala ng 915 na aberya sa VCM. Gayunpaman, sabi ni Commissioner Garcia, bilyong-bilyong piso ang kakailangan ning aprubahan ng Kongreso para maisakatuparan ito. Baka maya-maya nakaka-10,000 na o kulang-kulang na 10,000, hindi na rin siya ganun ka-effective. So at this point, we cannot take the risk anymore nung nangyari itong nakaraang eleksyon, kahit pa nga hindi siya ganun kadami, pero indikasyon na yan, warning na sa atin yan, na tama na yung paggamit dito sa mga lumang makina na ito. Ayon pa kay Commissioner Garcia, ang isa pang tinitingnang posibleng mangyari ay ang magrenta ng mga makinang gagamitin para sa susunod na automated elections. Ngunit maging ito ay didepende pa rin sa aaprubahang pondo ng Kongreso. Kung renta lang tayo, ginamit natin sa isang eleksyon, yung susunod na eleksyon, pwede iba uling renta uli yun. And therefore, wala tayong maintenance cost, wala tayong storage cost. At the same time, wala tayong gagawin na pagbabago ng teknolohiya dahil hindi na natin kailangan yung kung tayo magre-renta. So yun yung mga option ng Commission ng Election. Paliwanag pa ni Commissioner Garcia, walang perpektong halalan. Ngunit kahit mapaano ngayong 2022 elections ay mas may karanasan na ang poll body sa automated elections at naagapan ang iba pang problema gaya noong nagdaang mga halalan sa Pilipinas. Bukod sa maituturing na pinakamabilis na transmission ng election results ngayong 2022, maituturing din ngayong taon ang may pinakamabilis na proklamasyon ng mga nanalong senador at party list groups. Hataw Balita. Nagbago na ang trend ng halalan sa probinsya ng Masbate para sa Commission on Elections. Ito'y matapos maging zero election-related incident ang lalawigan sa katatapos lamang na halalan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa assessment ng Commission on Election Masbate, naging maayos, payapa at tahimik ang nakaraang May 9, 2022 election sa tatlong isla ng Masbate. Para sa COMELEC, nagbago na ang trend o ang paraan ng paghahalal ng mga tumatakbong kandidato sa lalawigan. Isa ang Masbate sa binabantayan tuwing halalan dahil sa makarahasan at presensya ng mga armadong grupo. Katunayan noong 2016 election, isinailalim sa watchlist area ng PNP ang mahigit 300 barangay sa lalawigan. Subalit itong katatapos lang na halalan, zero incident o walang naitalang anumang karahasan na may kaugnayan sa eleksyon ang COMELEC Masbate. We can definitely say that talaga po, totoo yan. Kasi po, pag naiisip natin ang Masbate, karahasan ang unang nakikita, di ba? Yung patayan dito sa Masbate, pag eleksyon, patay tayo dyan, nun tayo dyan. Pero napakita po natin noong 2019, nagsimula na po yan. Naging maayos yung eleksyon, lalo po ngayong 2022. Ayon sa COMELEC Masbate, malaking tulong ang iba't ibang stakeholders sa tagumpay ng halalan. Tulad ng pagbuo ng Provincial Joint Security Control Center o PJSCC at sa pagkapatupad ng pagabantay sa seguridad ng mga kabilang sa security forces sa lalawigan. Nagkaroon po ng implementasyon o katotohanan o realidad ang 0% violence na walang nangyari ngayon hanggang sa kasalukuyan po
dito sa Masbate. So talaga pong sana po tuluyan na tayo mawala sa red category at huwag tayo husgahan ng mga nakaraan. Sabi ng COMELEC, mananatili pa sa probinsya ang 2 batalyong pulis at sundalo hanggang matapos ang election period at maiproklama ang bagong pangulo ng bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Humahataw! Hataw Balita! Tumulak na patungong Masakar, Indonesia noong Lunes ang pinakabago at pinakamalaking barko ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa. Halos 2 linggo pa lamang mula nang makomisyon ito ay makikiisa ang barko sa Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2022. Sasagawa ito mula May 22 hanggang May 29. Makakasama ng BRP Teresa Magbanwa sa aktibidad ang mga counterpart nito mula sa Japan at Indonesia. Bukod sa Teresa Magbanwa, ide-deploy rin sa event ang 3 barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua, BRP Gabriela Silang at BRP Ipinganyo. Nakapaloob sa pollution exercise sa mga dapat na gawin kapag nagkaroon ng aksidente sa karagatan tulad ng oil spill. The primary reasons, yung objectives natin bakit magkandak ng oil spill. First is to test and evaluate the oil spill response capability of the Republic of Indonesia, the Republic of the Philippines, and Japan, particularly during major oil spillage occurring near or along the shorelines of said countries. And second, to test current procedures of the oil spill recovery and response capability of Indonesia and the Philippines with the participation of Japan Coast Guard and to seek further improvement. And lastly, to train and enhance cooperation and capability in firefighting, rescue, and oil spill recovery operations. Matapos ang pagdalo sa MARPOLEX 2022, magde-deploy naman ang BRP Teresa Magbanwa sa West Philippine Sea. Hataw Balita! Pinaghahandaan na ng ilang guro sa Nabua Central Pilot School sa Nabua, Camarines Sur ang pagbubukas ng klase. Ngayong pinapayagan ng muli ng Department of Education ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa probinsya. Kasama rito ang mga mag-aaral na may special needs o mga sped learner. Si Alan Manansala, Humahataw. Hataw Balita! Aminado si Aling Edna Delig na hirap siya sa pagtuturo sa kanyang anak na may autism mula nang magpandemya, lalo pat wala umano siyang sapat na gamit at kaalaman para dito. Pero ngayong pinapayagan na ng Department of Education ang physical classes sa ilang paaralan sa Camarines Sur, mag-face-to-face classes na rin ang mga nasa hanay ng sped learners o ang mga mag-aaral na may special needs. Bagay na nagpasaya kay Aling Edna para sa kanyang anak. Ay, maraming natututunan. Mas lalawak yung iba pang mga kalaman nila lalabas. Sa Nabua Central Pilot School sa Nabua, Camarines Sur, nasa 60 sped learners ang inaasahang lalawak sa bagong modality ng pagtuturo kabilang ang anak ni Aling Edna. At bilang paghahanda, nagkaloob ang ilang estudyante ng Master of Arts in Education for SPED ng University of Nueva Cáceres ng mga educational materials para sa kanila. Bahagi ito ng kanilang Project HOPE o Harnessing Optimal Potential of Learners with Special Needs through Educational Learning Resources ng NCPS. Ngayon sir, nagkakaroon na kasi tayo ng progressive face-to-face. Kumbaga, paunti-unti, binabalik natin yung dating nakagawian natin ng normal. Mapakunti-kunti, nagkakaroon na tayo ng face-to-face ng mga eskwela na pagpasok nila sa room na ito, maa-amiss sila, mamomotivate sila na mas pumasok pa sa school kasi nakikita nila, nag-enjoy sila, mag-e-enjoy sila. Nakikita nila na may matututunan sila. Kabilang sa mga ipinagkaloob ng guro, ang smart TV, manipulative toys, sensory materials, educational materials, printed worksheet and laminated materials at e-materials na maaari din namang mapakinabangan ng mga guro sa paaralan.
ano siya, super makakatulong talaga sa aming mga teacher dito sa SPED and especially sa aming learners with special needs kasi ito talaga yung kailangan natin. Mm-hmm. Kailangan nila para ma-develop yung kakayahan nila na despite their, 'di ba, disability, despite their yung kung anong kakulangan, kaya nila, makakaya nila and sa tulong nito na mga naibigay sa amin. Ay, maraming salamat kasi lalong gaganahan saka masisiyahan, matututo pa ng mas maraming ano. Salamat sa mga nag-donate. Bukas ang tanggapan ng NABWA Central Pilot School sa mga nais pang magpaabot ng kanilang tulong para sa mga SPED learners. Maaari pong tumawag sa telepono bilang 0999-6966-593. At para naman sa monetary donation, maaari sa GCash number 0927-461-7906. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita, Patikim Probinsya! Sa ating Patikim Probinsya, tikman natin ang isang rice dish na sikat sa Mindanao dahil mura na, mabubusog ka pa. Narito ang ating Patikim. May kanin ka na, may ulam pa. Ito ang dahilan kung bakit patok sa masa ang pater ng Mindanao. Sa unang tingin, aakalain mong suman dahil nakabalot pa sa banana leaf. Ito ay isang rice dish kung saan ang kanin ay nilalagyan ng pansahog na hinimay na manok, minsan na may baboy o isda at ibinabalot sa balat ng saging. Ang pater ay kilala rin sa tawag na pastil sa ibang bahagi ng Mindanao. Mabenta ito lalo na sa mga estudyante at kabataan dahil sa presyo nitong pangmasa. Nasa 20 to 50 pesos lang ang presyo ng bawat servings depende sa tindahan. Bagaman nagsimula sa bahagi ng Mindanao, hindi na kailangang dumayo pa roon upang matikman ang pater. Dahil mabibili at matitikman na rin ito sa iba't ibang lugar maging dito sa Cebu. Ang pwestong ito sa Cebu City ay binabalik-balikan ng mga customer dahil sa kanilang pater na mura na mabubusog ka pa. Aside sa langi siya, yes, na siya uniqueness kay naamagot siya sa dahon sa saging which is ang kanabitang kuan mo-complement magod pa do flavor o katong aroma ang dahon sa saging. Mao po'y naka-unique sa iyang kuan ba, concept of food. And then, all-in-one na po siya, nanay rice o kanang sudan. Pwede na nimo siya mabalon. Fun siya, kanang comfort gigay siya. Pwede na mo siya madala everywhere na. Masarap at mura pa. Sinubukan ko kasi tabi special from Iligan daw. Sinubukan ko. Simula nun, mabalik-balik na ako dito. Almost everyday na ako makain dito sa kanila eh. Basta ano, pupuntahan ko talaga para may ano nang babaunin ko. Mura eh, sige mo naman. Kwento ni Ian Texon ang may-ari ng pater di Iligan. Naisip niyang dalhin dito sa Cebu ang sikat na pater sa Mindanao upang matikman ng mga Cebuano ang ipinagmamalaking dish ng rehiyon na madalas inihahain na maanghang. Kaya gusto ko nga mga taga Cebuano ko ma-experience ko sila kung unsa ang pater. Anong sikat siya sa mga sa Mindanao. So far, so good, yeah. Kay daghan og naganahan na yung mga taga Dere, Cebu, nakatilaw, nalamian din. Ayon kay Ayan, ngayon, hindi lang basta kabataan ang nahihilig sa pater dahil nagustuhan na rin ito ng lahat, bata man o matanda. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Naman sa pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Isang nanay sa Quezon City ang naging breadwinner ngayon ng pamilya sa gitna ng pandemya.
Subalit sa kabila ng hirap at sakripisyo, ang usal niya ay may Diyos na hindi siya pinababayaan. Mahirap, mahirap po yung buhay, lalo po ngayon. Pandemic. Tatlong anak ang kailangang itaguyod ni Nanay Jocelyn at ng kanyang asawa. Ako lang po yung naghahanap buhay sa amin. May tatlong anak po ako. Naglalabada po ako. Sa isang linggo po, tatlong beses. Walang mga hanap buhay, ako lang. Tinutulungan din po ako ng biyanan ko kung anong kayang ito. Siya si Mama. Kaya lang si Mama hindi nakakalakad. Eh, wala rin po ang trabaho yung asawa ko. Pero tinutulungan niya po ako yung mga, halimbawa po, pumibili ng mga parinda, ganun. Mayroon din po akong frozen food, chicharon po. Yan po yung mga tinitinda ko. Paunti-unti. Ano naman po? Okay naman po. Pinabaksa kami. Dati, isang ikot ko lang ng chicharon, ubos lahat ng 50 peraso. Ngayon, tumatagal sa akin isang linggo, mahigit. Minsan, abutin pa ng 2 linggo. Siguro, parehas ko rin yung mga tao. Para mas maraming maitinda, si Nanay Jocelyn, humiling siya ng frozen goods at refrigerator sa serbisyong bayanihan. Kailangan din niya ng supply ng salbutamol para sa kanyang nebulizer. Mayroon ka po bang sakit, Miss Jocelyn? Opo, nihika po ako eh. Ang pinsan ni Jocelyn po ang unang humiling dito po sa serbisyong bayanihan, pero binigay niya ang pagkakataon kay Jocelyn dahil mas kailangan ni Jocelyn ang tulong. It's very fortunate that you have a very supportive na pinsan. Nanay Jocelyn, ang inyo pong hinihiling dito po sa serbisyong bayanihan ay granted na, nanay! Yan, granted na. Una sa Diyos, napasalamat ako sa Kanya ng marami. Maraming salamat sa Diyos. Sa araw-araw na hinihiling ko. Sa araw-araw na. Hindi siya, hindi niya ako pinababaya. Pagaling ng Diyos. Ayan, salamat sa Diyos at salamat pong muli sa mga nanood po sa atin ngayong umaga. At binabati ko lang, Gladys, ang mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang Sabbath anniversary, gaya ni Ate Josa Ibanez at ni Sis Jenny Aliparo. Happy Sabbath at shoutout na rin dyan sa mga kasama niya sa Sitio Itaas, sila Sis Adderly, Ruby at Macrelli. Ayan, Gladys. Yes, happy Sabbath anniversary sa lahat ng May Celebrants, amigo. At syempre, binabati ko rin ng advance happy Sabbath anniversary ang aking papa na si Jerry Tuwabi na nanunood ngayon dito, amigo. Mayong buntag sa aking family din, Tuwabi family, at sa lahat ng ating viewers, amigo. At tayo ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. 8:30 na po tayo, mamaya pong muli, alas 7 po ng gabi, kung saan mapapanood niyo po yan sa official social MCGI media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong mga balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais po kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account.
i-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service at channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Mayo 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingatan nawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.